Muling siniguro ng Amerika ang pangako nitong dedepensahan ang Pilipinas sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Treaty. Ito'y matapos banggain ng mga barko ng China ang resupply boat ng Pilipinas at barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal nito lamang Linggo. Ang pangyayaring ito ay iniulat ng National Task Force for the West Philippine Sea. Sa video, maririnig ang kalabog matapos harangin at banggain ng dambuhalang Chinese Coast Guard vessel ang Unaiza May 2 ng Pilipinas. Din ang barko ng Philippine Coast Guard ng Chinese Maritime Militia Vessel. Pero ayon sa NTF, matagumpay pa rin ang naging resupply mission ng Pilipinas dahil nakapaghatid pa rin ang supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang Unaiza May 1. Bagamat ayon sa opisyal na pahayag ng China Coast Guard, ginawa lang daw nila ang nararapat na regulatory measures. Ito raw ay makatuwiran, legal at propesyonal. Sa official statement naman ng NTF, sinabi nitong delikado at ilegal ang aksyong ito ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia dahil nilalabag nito ang soberanya ng Pilipinas at tahasang binabalewala ang United Nations Charter, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, International Maritime Conventions at 2016 Arbitral Award. Samantala, sa opisyal na pahayag naman ng Estados Unidos, sinabi nitong naninindigan ng bansa kasama ang Pilipinas sa gitna ng mga delikado at ilegal na aksyon ng mga barko ng China na siyang humarang sa Philippine Resupply Mission sa 2nd Thomas Shoal sa South China Sea. Dagdag pa ng U.S. State Department, inilagay sa kapahamakan ng mga barko ng China ang buhay ng mga crew sa ating resupply boat at mga crew sa barko ng Philippine Coast Guard. Muling siniguro ng Amerika na ang Article 4 ng 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty ay sakop ang mga armadong pag-atake sa Philippine Armed Forces, public vessels at aircraft kasama na ang Coast Guard. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.